Oh, yung distributions ng mga plaka po, LTO. Yung concerns ng marami, yung delayed distributions ng mga plaka. Kumusta naman po? Updated na po ba tayo? Nasaan na po tayo ngayon sa pagdating po sa proper distributions ng mga plates, plate numbers? Opo. Mr. Chair, updated po tayo sa mga plaka, Mr. Chair. It's just that pag napunta po sa dealer, dun po nagiging bottleneck sa mga dealer. Mm-hmm. Marami na pong pumunta po sa amin, Mr. Chair, na naghahanap po ng plaka. At pag hinanap po namin ang kanilang, pag tinignan po namin ang aming records, makikita po na ipigay na po ito sa dealer months ago. So, in that case, Mr. Chair, sinusokos po namin yung dealer at pinag-explain po namin bakit po hindi na-distribute yung mga plaka sa mga tao. Ito po isang concerned citizen, si Marky Pablo. Sabi niya, 2020 ko po nakuha yung aking motor. Hanggang ngayon, wala pa rin pong plaka. 4 years na po. Magpa-5 years na. Mr. Chair, yung pong 2023 pababa, 2022-21, dyan po yung mga backlog po ng aming motorcycle plates because of those problems encountered by LTO po dati. Okay. So, in order to address that po, Mr. Chair, yung production po namin, bulk of our production is to address the backlog. Okay. Tapos, while we are addressing the current demand, I need to double check, Mr. Chair, kung yung 2020 motorcycles na nabenta po ng 2020 ay meron na pong Sir, plaka. Sir, gawa niyo ng paraan, by all means at all cost, na yung mga 2020 para nabili ng mga motorsiklo, gusto ko po na by the end of this year, may bigay na po yung mga plaka nila dahil sila po ay prone sa paghuhuli ng mga MMDA traffic enforcer or other traffic enforcement group. Huliin sila, harasin sila, paparahin sila sa mga checkpoint. Kawawa sila. Hindi nila kasalanan yun dahil nabayaran nila yung motor, naibigyan na lahat ng mga requirements doon sa dealer, sa LTO, and yet ang LTO ang may kasalanan at sila ngayon nagsasuffer. So sir, may pangako niyo ba sa akin na ito mga 2020 pa, 2021 na mga nakabili ng motorsiklo, dapat maibigay na before the end of this year yung kanilang mga plaka? Yes, Mr. Chair, actually po ang commitment po namin, ang commitment po sa Presidente is to finish all the backlogs, motorcycle or motor vehicle backlogs plates by June 2025. But June pa? We will consider po itong 2020 na motorcycles po, Mr. Chair. So, June 2020. Kasi alam niyo po, Attorney Greg, kung napapansin mo yung pila-pila ng mga motor, kahit sa mga syudad, sa mga probinsya, pumipila yan sa isang checkpoint at nandun yung mga traffic enforcer, kumi sa mga police, na hinahanapan ng registro. Pero mga dapat kikilan yung mga traffic enforcer na salbahe, dapat mangingkil sila sa LTO, wag doon sa mga inosenteng motorista. Diba, sir? So tama yung sinabi niyo po, commitment niyo kay Presidente by June 2025. Opo, but we're doing everything po para po matapos po within this year. In fact okay. po, meron pong nagbibid na po ng instead of procuring blank plates po, we are procuring finished plate para while yung aming pong planta gumagawa ng plaka, nagpo-procure na rin po kami ng tapos na finished plate na rin po. Okay, sige. Yung pong mga plastic driver's license cards, marami pa rin pong mga nagreklamo na wala pa rin na po yun ang binibigay sa kanila, papel lang. Mr. Chair, we have sufficient driver's license cards po. Meron lang po tayo yung mga hindi pa po bumabalik sa LTO para po ipaprint yung kanilang paper's license. So that's why may information dissemination po kami. We are encouraging those personnel na meron na person to na meron paper license to go to the LTO kasi ready na po yung mga cards po. We have sufficient cards for printing po, Mr. Chair. Okay. Sige, isa na lamang po. Mahabang proseso ng paglipat ng ownership, mahal masyado ang mga
pagproseso ng papela sa LTO galing sa isang concerned citizen. Mahaba ba ang proseso po? Paglipat ng ownership? Pagbigay ng abiso sa LTO na yung kanilang sasakyan, inibenta nila to someone? Hindi naman po, Mr. Chair. It's the same po. We're compliant po dun sa ARTA requirement and compliant sa ease of doing business.